Hello mga sisi! Kamusta na po kayong lahat dyan, mga mahal kong suki? For today's video po, ipapakita ko sa inyo kung paano ko po ginawa ang cake na ito, Lily Minimalistic Cake Design, o diba? At bago pa yan, gagawa muna tayo ng extension wire kasi nahihirapan ako na kapag malulobat na yung ating gadgets ay kailangan ko pang pumunta doon sa outlet na saksakan para makapag-charge. So gusto ko siya nasa table, meron din akong saksakan sa table. So itong aking baking area ay marami ng saksakan pero wala pa ako sa lamesa, o di ba? So ayan na mga sis. So pagkagawa natin ng extension na yan, magagamit na kaagad natin yan. So ayun. Ayan na mga sis, dahil nga minimalistic nga, nakagawa na ako ng cake. Na-coat ko na siya ng white. Whipped icing pa rin mga sis ang ating ginamit. Tapos, kumuha lang ako ng konting portion para kulayan ng blue yung icing. Kasi blue, yellow, and white ang ating kakailanganing kulay. So, ayan na mga sis, umpisahan natin ang pag-frosting, paglagay ng icing sa ating cake, o di ba? Kapag may ano na siya, white coat na siya. So madali na, kahit manipis na lang yung pang-final na coating na kulay para cover na lang doon sa cake kasi meron na rin naman siyang coat. So syempre mga sis, discarding lang 'yan kasi mahal din naman ang mga food color kung ipupuro po natin 'yan. At saka sa totoo lang, hindi rin maganda na lahat ay food color kasi malalasahan mo talaga yung food color. Basta ako mga sis, hangga't may kayang konti lang sana ang food color, mas okay, o di ba? Kasi mas masarap yung natural yung malalasahan mo. So ayan mga sis, gagawa na tayo ng yellow para doon sa dedication. Ang cake na ito ay in-order ni Ma'am Rona Acosta kasi birthday ng kanyang tita, mami ng kanyang boyfriend, o di ba? Nagre-regalo siya niyan. So ang halaga naman ng ating cake lang ay 650 size 7 by 3. Opo mga sis. So ayan, nag-practice na ako mga sis kasi hindi ko talaga linya pag mimetering dahil hindi naman ako kagalingan sumulat. Pero dahil nga kailangan, so ayun mga sis, practice lang at carry balls naman. So ang ginawa ko, inuna ko ang dedication mga sis before yung mga design para yung ako mai-adjust ko kung gaano kalaki yung mga bulaklak na ilalagay ko. Kasi minsan kapag inuna ko yung design, hindi ko na malaya na hindi pala kasya yung dedication. So ganyan ang discarding ginagawa ko kapag mga dedication na pasulat, ganyan. Inuuna ko talaga yung dedication. Opo mga sis, para madali na mag-adjust. Ayan mga sis, simple lang naman. Happy birthday tita. Oo, pumasa naman siya kay madam. At sabi niya, simple pero maganda naman daw. O diba? Kasi yun, gusto lang din talaga niya. Simple lang talaga din ang cake. So, every year na yata yan si madam sa akin every occasion, nag-o-order yan si ma'am sa akin ng kanyang cake. Oo. So, ganyan lang mga sis. Ang ginamit kong pipe dyan ay yung ginamit ko rin sa paggawa ng rose piping flower. So, napansin ko lang na pwedeng-pwede na to kasi yung kabilang dulo niya ay pabuka, tapos yung kabilang dulo ay panipis. So, sabi ko, lily, pwede siyang gamitin lily or sunflower, ganon. So, yung iba naman, gumagawa, ang ginagamit nila ay yung round lang, tapos spread na lang sa spatula na maninipis, maliliit. So, ayun. So, ako, yan na lang ang ginamit ko para mas madali. Kasi, mga sis, marami pa talaga tayong order. Kaya nga, matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-upload ng aking videos kasi sobrang busy mga sisi. Ang dami po talagang. Tapos ang ginagawa ko po ay paisa-isa ko po silang binibideo at ini-edit. Kasi kahit na sabay-sabay ang pag-order kasi hindi ko po kaya talaga na sa haba ng video nakaka-stress ang pag-i-edit. Lalo na mga sis na hindi mo alam kung saan ka pupwesto sa parte na inyong bahay dahil ang iingay ng mga aso. Every time na mag-voice over ako,
ang mga aso ko na anim sila kaumingay, tapos plus aso pa ng kapitbahay, sabay-sabay silang nag-iingay. Pag tumahol ang isa ay tahulan talaga lahat. Lahat na yata ng mga kapitbahay ko, lahat kami dito ay may mga alagang aso, paramihan na yata ng aso, dahil talaga namang usong-uso dito ang mga akyat bahay, mga sisi. Oo, nabiktima na kami sa mga ganyan. Kaya simula noon, tambak na ng aso ang aming paligid dito. So, ayun. Ayun mga sis, naisingit ko lang yun. So, ayun, naglagay na tayo ng ating lili. Sa tingin ko naman ay mukhang lili. Ay nako, no more energy na talaga ako mga sisi. Sa totoo lang, nakakapagod din naman talaga kapag sabay-sabay ang orders. Pero dahil nga, baker ka, bawal ang mafagards, o diba? Pag napagod, syempre magpahinga, tapos after pahinga, labarn uli, o diba? Kasi yan ang pinasok nating negosyo eh. So, kailangan natin alagaan ang ating mga customer talaga. So, ayun, final natin na touch mga sis, yan, nilagyan ko siya ng pearl na dredges. So, ayan na, tsering! O diba? Simple, elegant, and pretty. Salamat po, Ma'am Rona Acosta, sa palagi pong pag-suporta ng aking negosyo. At mga sis, salamat din po sa panonood. And God bless! Bye-bye!